Hey guys, so right now I'm here sa Boracay and it's past 5 PM, magsa sunset na. This is my second time dito. Nung first time ko, mag-isa lang ako. Pero ngayon, I'm with my mom and my cousin, pero natutulog sila. Kaya nag-i-explore ako mag-isa. So maglakad-lakad lang muna tayo, tingnan natin yung mga pwedeng makita. Ang dami-dami ng bangka dito. Parang nakakasagabal tuloy sila sa view. Mas maganda sana kung walang mga bangka dyan. And dito nga pa namin nag-stay sa The Rose Pike. Yan. Meron na rin siyang restaurant and bar bukod sa mga rooms. Diyan kami nag-lunch kanina. Hindi nga lang ako nakapag-vlog. Kasi lowbat ako kanina. Ang cute, may mga aso sa beach. Mga taga ditong aso yan. Kamukha pa ng aso ko yung isa. Mini-pincher. And medyo tumindi yung araw. Kasi palubog na siya. Orange na siguro ako. Oops, focus naman. Hindi lang kita ay bugs. So we're here at Station 3. Medyo tahimik kasi dito sa Station 3 compared sa Station 2 and 1. Dahil kasi puro party-party. Eh, gusto namin mag-relax. And I think mas mura din dito sa Station 3. So gaya nga dun sa pinagsaya namin sa Rose Pike, 5,000 plus lang for 2 nights na. Sa Station 1, ewan ko kung mga magkano. Sa Agoda ako nag-book eh. Through shop back. So may makukuha akong cash back. So lakad-lakad lang muna ulit. Medyo nainis pa ako dun kanina sa Rose Pike kasi ang sabi, ano, may beach view. May beach view nga, pero ang layo-layo naman nung beach. Di ba pinakita ko kanina may restaurant sa labas? So yung restaurant muna bago yung beach. So sabi ko, hindi naman yan beach view. Sabi, wala nang magagawa, na-book na. Sabi ko, next time, linawin nila na pag sinabing beach view, dapat beach view talaga. Hindi yung partial lang pala. Ayun, at munti pa kami maiwan ng airplane kanina dahil na-late kami. Flight was 11:30. Dumating kami ng airport, mga ano na, quarter to 11, so 45 minutes na lang. Buti na lang pinapasok pa kami ng sky jet. Kung Air Asia yun, iniwan na kami. And yun, maraming salamat talaga sa sky jet. First time kong matry yung sky jet. Okay siya. Maliit nga lang siya, 80-seater lang. Pero ang sabi, yun daw yung ginagamit ng mga royal family. Yung ganong type ng plane. So yan. Ang dami kong sinabi, no? So, ganito ang view sa Station 3. Oh. Tapos, parang hindi na nga rin masyadong tahimik. Ang dami naglalaro, oh. Tapos, medyo marami na rin nagsiswimming. Siguro, tahimik in the sense na yung paggabi, walang party-party na mala iingay. Tingnan natin yung alon. Palubog na yung araw. And tambay-tambay lang dito. May dog doon eh. Nainis ko na yung mga aso ko. May dog. Sa Boracay kami kain ang dogs. Lechon manok.
Canton. Bicol Express na maraming sitaw. Parang hindi Bicol Express. Oo nga. Okay, hindi mukhang Bicol Express. Sala ko ng Bicol Express, wala sila. Hindi ako makakain kasi nahiblad ako. Hey guys, good morning. It's day 2. Walang masyadong ganap kahapon kasi hinahiblad ang lolo nyo. Diba, puro oily kasi yung pagkain dito. Kundi fried. Kaya mamaya pupunta kaming market para tumingin ng mga isda. Tapos baka magpaluto kami. And medyo maganda yung panahon, hindi maaraw, kaya lumabas ako. Alam nyo naman ang lolo nyo. Allergic sa araw. Yan. Maganda. Sobrang tama-tama lang yung panahon. Maulap pero hindi umuulan. Tapos dito kami sa likod ko, dyan kami nag-stay sa Rose Spike. And kung mag-stay kayo dyan, meron silang rooms na sabi sa amin, beach view, yung pala, beach view from afar. Hindi, kasi ano, may restaurant siya pagpasok. Tapos, yun yung una mong makikita sa room. Bago yung beach, medyo yun nga kahapon, nagre-reklamo ko, pero wala namang magawa. Sa second floor, yun yung may beach view talaga. Kaso occupied naman. So anyway, ang dami ko na namang sinabi. Enjoyin ko muna yung water. Ayan o. Sarap. May naglalangoy na doon si kuya. Sayang lang talaga yung view dahil sa mga bangka. Kahapon pa ako nagre-reklamo sa mga bangka. Pero yan lang ang kinakabuhay nila. So wala tayong magagawa dyan. Ganda. Hindi ako lang kayo ng 360 view. This is station 3 uli. Sinabi ko na kahapon. Inuulit ko lang. Hindi ko alam kung para saan yung mga ganyan. Pag ano? Pag may storm ba? Kung alam nyo, paki-comment kung para saan yan. Dun sana maganda eh, sa station 2 and 1. Kaso medyo loud naman doon pag gabi kasi may mga party-party, ganyan. Okay na ako dito sa Station 3. Mas gusto ko yung tahimik. Yun, sabi ko nga okay na ako dito sa Station 3 kasi mas gusto ko yung tahimik. Alam niya na pag tumatanda, hindi na mahilig sa maingay. Gusto relax na lang. Hindi, ang sarap ng buhangin sa paa, tsaka ng tubig. So yun lang muna, enjoyin ko muna yung dagat. It's our last day eh. Tomorrow, uwian na. Ano, doggies, ang cute. Saan na, kita ba? Ito. Ayun sila oh. Ayan. Ayan siya. Hello. Wala akong food for you. Eh, magkamukha sila. Ano? Ang cute niya. Ay, may sugat. Kawawa ka naman, baby. May sugat. Naman, magpagaling ka. May sugat kasi yung dog. Ang cute sana ng mga aso dito, kaso hindi sila naaalagaan. Nakakaawa. Ayun so. Kung mayaman lang ako, paampunin ko lahat ng aso hindi naaalagaan. Tapos ako na lang mag-aalaga. Kasi hindi naman ako mayaman. Kung mayaman ako, bibili ako ng island, itong Boracay. Tapos gagawin kong sanctuary ng mga stray dogs, tsaka yung mga
dogs na hindi inaalagaan ng mga amo nila yung kinikip sa cage. So talagang hopefully one day, dahil sa pag-YouTube, makabili ako ng island para sa mga dogs, no? That would be nice. And yun, nagre-relax na ako dito like a boss sa beachfront. Ay, sana ganito na lang ang buhay araw-araw. Walang stress. Tapos, nakaka-relax. Although, yung pagta-travel, nakaka-stress. Yung papunta, sa pa-uwi. Pero yung gitna, yun yung nakaka-relax. So, bukas pa-uwi na, stressful na naman. Tapos, sa Friday work na. Ganun. Okay, so right now we're on our way na sa Dita, di pa pa. Maghanap kami ng mga seafood. Although bawal akong seafood, fish lang po sa akin na ipapaluto. Let's go. Maaraw na. You want to go with me in Manila? Wow, you want to fish? Oh. Yes, pili lang kayo man. Sa isang boy. Andito na po tayo siya. Talo pa tayo ng palatay. Pipilin po tayo ng Manila. Ako lang po matapos na lang. Lang. Ay, madam. Ayaw nga yata niki. Meron akong grocery store dito. Ayan. Budget Mart.
pula ng ilaw. Ito room namin. Ganyan lang siya, kaliit. Pero dalawang queen size bed. So, kagaling lang namin sa Italy pa pa. Tapos, ito yung mga nabili ko. Mga souvenirs, tsaka parang sando. So, isa-isahin natin. Mayroon ako sa mga ref magnets. Nagkokolek ako noon. Kaya syempre meron noon. Ito lang. Ito para siyang tawag doon, yung sa barko. Tawag dito. Basta yung parang steering wheel ng barko. Yan. And, syempre may partner yan na bangka. Cute, no? Hindi nga lang totoong gumagana yung thermometer niya. Pero ang cute niya. Dagdag sa collection. Yan, syempre keychains. Ay, mag-focus. Wait lang. Yan. Sorry. Tapos ito, ang cute. Parang lancha. Ba't gano'n? Maliit sa kabilang side. Ayan. Cute o. Parang tabingi pala. Hindi ko napansin. Pero okay na rin. Maganda naman. And ito mga chinelas. Lang. Hindi, 250 yan. Ginawa 200. Sorry. Oh, ito pa ang ganda. Ibang ganda. Ito pang pasalubong ko sana. Bigyan kita, Faye. Kaso, grabe naman, ipapashift ko pa ito lang. Pero sige, try natin. Yan. Ito pa. Ano to? 100 yung keychain. Tapos yung ref magnet, 50. Tapos meron din akong binili parang snow globes. Ito, 150. Ay, tama ba? Hindi, natawaran ng 100. Ang cute, oh. Parang snow globe. Diba? Pero hindi siya snow. Cute niya, oh. Ang cute. Grabe. Ang cute itong snow globe, oh. Tapos may isa pa. Ibang design naman. May mas malalaki, kaso medyo mali yung malaki. Nice. Bang, barko tong isa. Then ito. Parang pirate ship. Yun lang. Tapos ano? Sando. Ito 90 ang isa. Yan na may Boracay. Ganyan lang siya. And ito na isa. Konti lang ang nabili. Yan na lahat yan. Ano ba talaga?
Excuse me. Kumbili lang yun, 160 na, dalawa pa naman. 120. Sarap yan. Sarap pala. Ganyan lang pala kayo ng skyjet, guys. People like this push and sabapong to tighten pull the loose end of the strap, to loosen pull buckle and pull, to unfasten lift tab of the buckle and pull free and to release. The cabin is pressurized. In case of loss of cabin pressure, oxygen mask will drop down from the panel above you. Immediately pull the mask towards you to activate oxygen flow. Put mask over nose and mouth. Pull the elastic band on the side to tighten and breathe normally. Remember to secure your own mask first before assisting others. In case of water landing, your individual life vest is found under your seat. Illegal removal of life vest is a crime and punishable by law. Do not remove this unless there is an emergency. And on behalf of Captain Rosales and First Officer Rosales, I would like to wish you a remarkable summer flight schedule airline. Our flight time back to Manila will be approximately 45 minutes and we shall be cruising at an altitude of 20,000 feet. So I'm home. Nandito na kami sa Cainta, kung taga-saan talaga kami. And hindi na akong nakapag-vlog kanina kasi nung umaga, grabe, nagkaroon ako ng acid reflux. Tapos nagka-hypothermia ako, tsaka panic attack. Grabe, sabay-sabay. Tapos in yung hypothermia ko, nag-chill talaga ako. And mga 30 minutes siya, talagang ginaw na ginaw. Tapos nagpa-palpitate ka kasi nga yung acid umakyat sa heart. Ang hirap. The struggle is real talaga. And as you can see, sobrang mukhang pagod na pagod ako at may sakit. Pero thank God na okay naman ako so far. Medyo nanghihina lang. Ganun talaga pag ina-atake. Nakakanghina. So anyway, thanks again for ano ba, hindi nyo pa ito napapanood eh. I-upload ko tong video na to, tong vlog na to. I'm gonna end it here na. And I'll see you guys in the next video. Bye!